Magiging very exciting, mga kababayan, ang next hearing ng Quad Com na naka-schedule sa September 25. Pakita niya, Mr. Maravillas. Nagpaabot ng mensahe si Pulong, Congressman na Pulong Duterte sa Quad Com na gusto niya daw na i-grill. Gusto niyang gisahin yung mga resource persons. Kasi di ba, in-implicate siya, mga kababayan, kasama si Michael Yang, tapos yung asawa ni Inday, si Attorney Mans Carpio, na sabi siyang may-ari, mga kababayan. Sabi ng witness na si Jimmy. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. Ni Guban, ito yung nagsabit kay, ano, kay Pulong, saka kay yung asawa ni Inday, si Jimmy Guban. Siya daw yung may-ari, sila daw yung may-ari ng magnetic lifter na naglalaman ng shabu amounting to 6.8 billion. Matindi po yung naging akusasyon. Ngayon, sabi rito sa balita, interesado si Pulong na gisahin. O di, maganda po para matanong siya ng ating mga congressmen. Kaabang-abang po itong ano, balitang ito, mga kababayan. Sabi dyan, Paolo Duterte tells Quadcom that he wants to grill resource persons sa next hearing po. Sabi September 25. Yan si Pulong. So sabi dito sa balita ng ano, ng Manila Bulletin, expect fireworks in the next hearing of the House of Representatives Quadcom. The special four-way panel has invited Davao City First District Representative Paolo Duterte, son of former President Digong, specifically to join the next hearing. It was last August 16 when Representative Duterte was implicated in the alleged mass importation of illegal drugs, particularly the 6.8 billion shabu shipment that authorities seized in 2018. So, abangan po natin ang balitaktakan. Malamang magkakainitan, mga kababayan, ito. Magkakasagutan ng matitindi. So, mabuti na to na i-confront ni, ano, ni Pulong yung mga accusers niya. Pati dapat si Mans Castro, Mans Carpio, yung asawa ni Inday, dapat mag-appear dito sa quad hearing. Pati yung si Michael Yang, yung kapatid ni Michael Yang, mga kababayan, na huli. And I think ipapatawag na rin ng Quadcom. So sabi dito sa balita, Quadcom overall chairman Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barber's address during a hearing kahapon. A letter coming from Pulong's office. Quadcom co-chairman Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Caraps Paduano was the one who raised the matter of the letter. The letter states that there are questions that the Honorable Paolo Duterte wishes to ask the resource persons. Sabi po ni Barbers. Kaya sabi po ni Barbers, may we ask the committee secretary to please make sure that the invitation will be extended to the Honorable Paolo Duterte in the next Quadcom hearing with a topic on drugs and extrajudicial killings. Ang nag-implicate, mga kababayan, kay Pulong, ang jailed former Bureau of Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. At kasama sa in-implicate niya, ang Chinese national na si Michael Yang at yung asawa ni Inday, si Attorney Manases Mans Carpio. Alam na natin na si Michael Yang, mga kababayan, siya yung dating economic advisor ni Digong. O ngayon, yung Quadcom po, natuwa nga sa pagkakahuli kahapon ng kapatid ni Michael Yang. Ito ngayon yung balita. The House Quadcom hailed the arrest of Tony Yang, also known as Yang Jansin, elder brother of controversial former President Rodrigo Roa Duterte's presidential advisers Michael Yang, calling it a major breakthrough
in its investigation into what appears to be a large-scale organized crime syndicate involving Chinese officials in connivance with corrupt Philippine officials. Ayan po yung nahuli siya sa NAIA po kahapon. Si Michael Yang, yung kapatid, yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin. Mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mahinam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mix Food Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Ito, mga kababayan, wanted na ng Quadcom kasi si Knight in Contempt na rin po siya. In-invite siya para magbigay ng linaw sa mga kinasangkutan niya na criminal activities. Inagtago na siguro, mga kababayan. Baka niya Mr. Maravillas nagtago sa Davao rin. Sabi, baka umalis ng bansa. Mga Chinese kasi sila, mga kababayan, na nagpiesta during the previous administration. Pinagpiestahan po yung ating bansa. Ang mga activities nila, illegal, including itong pogo, pati drugs, mga kababayan. He is linked to a 3.6 billion drug bust in Mexico, Pampanga, where drugs were seized from a warehouse owned by Empire 999 Realty Corporation. Isang company na konektado sa kanya. So iba man na siya po ito, mga kababayan. Separate ito doon sa Cebu na na-discovery na nakapaloob sa magnetic lifter kasi 6.8 billion pesos yon. Ito kalahati po. 3.8 billion ito, mga kababayan, sa Mexico, Pampanga. So si Michael Yang, na-identify siya as key figure in the congressional investigation in connection with the illegal pogos saka drug trafficking, land grabbing by some Chinese nationals, and extrajudicial killings tied to the Duterte administration's brutal war on drugs. Kaya sabi po ni Congressman Ace Barbers, the capture niya of Tony Yang strengthens the case against his brother, Michael Yang,
who has continuously evaded our summons. We will not stop until we uncover the full scope of their involvement in illegal activities that endanger our people and threaten national security. So magpasalamat po tayo. Mayroon tayong mga matatapang na congressmen. Itong mga members po ng Quadcom. Ngayon, sinisiraan na po itong mga members ng Quadcom. Lalo na po si Pastor Benny Abante. Kung ano-ano na pong paninira ang lumilitaw sa social media laban kay Pastor Benny Abante. Ganon talaga. Ako nga po, mga kababayan, kung ano-anong inaakusa sa atin, bayaran, bayaran. Hanggang ganon lang po itong mga nausog. Pag hindi sa kanilang ano, hindi sa kanilang hindi kampi sa kanilang kampo, lahat yan bayaran. Noong sinusupport natin noong panahon, kasi sinupport natin yung dating Pangulong Digong, walang nag-aakusa sa akin. Yung mga dilawan, hindi man ako inaakusa na bayaran. Ito man lang po ng mga DDS, matindi po. Hindi man tayo na natitinag po. Kasi sabi ko nga po, kilala ko man yung sarili ko. Di i-prove ninyo kung ako bayaran ng palasyo ni Lisa Smags. Yan ang tawag nila kay First Lady Lisa Marcos, Lisa Smags, nakuha kay Marlica. Yan kasi, yung mga followers ni Marlica, mga kababayan, nanonood sa akin, tapos binabas akong binabas. Hoping, mga kababayan, na mangina ako ng loob, sabi ko sa inyo, sa tanda ko na to sa broadcast media, close to 40 years ako, second year college pa lang ako, reporter na ako sa radyo, ako pa, hindi ninyo ako madadala sa ganyan? Kung ano ang tinatawag sa akin? Itawag na ninyo kung ano gusto ninyong itawag sa akin. Tayo dito magkikwento ng kwentong totoo. Nasasaktan kayo kasi yung mga kwento natin dito, kwentong totoo, truth hurts. Sabi dito sa balita, Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, Chair of the Committee on Public Order and Safety, emphasized the significance of Tony Yang's arrest in advancing the investigation into illegal pogos in drug smuggling. Fernandez said, Tony Yang would be critical to exposing the full extent of operations involving prominent figures and businesses. So gigisahin siya ngayon, mga kababayan ng Quadcom. Sabi po ni Congressman Dan Fernandez, Tony Yang's capture is a crucial development in our investigation. His company, Philippine Sanja Steel Corporation, has been implicated in drug smuggling and illegal pogo operations. We expect him to cooperate and provide valuable testimony that will help us uncover the intricate web of criminal operations operating under the radar. Matindi po, mga karumaldumal na criminal activities po yung kinasanggutan. Yung mga negosyo nila, mga frontman lang siguro nila para pang-cover nila. Pero sabi doon sa mga lumabas na kwento, sa testimony ni Jimmy Guban, may mga palamanan yung droga. Yung mga epektos na ini-import nila. So nasa importation business. Pero ang purpose pala ng importation business nila para palamanan ng droga. Ganun katindi. Sabi po ni Dan Fernandez, Tony Yang's connection to dismiss Bamban Mayor Alice Goo, a business associate suspected of facilitating financial transactions for these illegal operations. Fernandez highlighted the connection of Tony Yang kay Alice Goo. The Anti-Money Laundering Council is currently investigating these transactions, believed to involve drug trafficking, illegal pogo activities, and money laundering. The financial links between Tony Yang
in Alice Goo are part of a larger conspiracy that we are determined to unravel. He continued, the matrix anya we have uncovered reveals a sophisticated network spanning multiple illegal activities, and we will not rest until all those involved are held accountable. So mabuti mga kababayan na one by one, itong mga pinaganap ng batas ay isa-isa mga kababayan na nahuhulog sa kamay ng ating mga authorities. Mabuhay ang ating Quadcom. Mabuhay ang ating